Nathan Charles? Hello po. So, anong role mo dito sa anak ng Macho Dancer? Dito sa anak ng Macho Dancer, isa ako dito sa isang sa mga model po. Dito sa isa ka din sa dancers? Opo, dancer po tapos model din. May hawig ka kay, is it a compliment for you? May hawig ka kay Elmo Magalonan. Okay lang ba siya? Isa po kasi na, minsan nagpunta ako sa isang bar po, napagkamalan po ako na si Elmo Magalonan. Napagkamalan ka. Sa malayong tingin po, nakala nila ako sa isang. Oo, sa malayong tingin nga. Pagka malayong ganyan, oo. Tinawa ka mo, kamukha mo. So, nabigyan ka rin ng bahay at lupa. Wala po. Joel? Hindi ka kasama doon? Ako, hindi po kasama. Lima na bigyan, hindi ka nakasama? Ikaw, favorite Joel? Yun na pagkano lang po namin ng mga project pa lang po yung napag-usapan po namin. Ano susunod mo, project after this Macho Dancer? Yung sunod po na project po na gagawin namin, yung The Light, The Miracles, and The Loves of Joy, The Story of Life of Joy. Sino mga kasama ko dito? Mga kasama ko dito si Sir Wendell Ramos po. Na bilang old na Joy, tapos ako po yung gaganap na young Joy. Ikaw na gaganap. So, kumbaga, ikaw ang pinakabida. Opo, na young. Anong title? Joy lang? Opo. The Loves, The Miracle, and The Life of Joel. The Loves, The Miracle of Joel. So, okay naman sa'yo ang role? Opo, sobrang okay po sa akin yung role. Kasi nakakwento na rin po ni Sir Joel yung buhay niya po sa akin. Maka-start pa kayo shooting? Hinihintay lang po namin na yung date po kasi magpapasko din po kasi balak sana namin ngayon December po. So, hindi pa kayo nag-start? Hindi ba po, hindi ba? Sa dito po wala pa po wala pa pong lady. Opo. So, ang mga start nito mga December? Mga December, January po. Saan ka na-discover? Una ko pong project yung Sa Unlock po na episode po na directed by Adolfo Alice Jr. po sa episode 1 po, lumabas ako. Tapos yung pangalawa po sa Becky Franklin's po, directed by Jill Ordaneta po. Kasama ko po din si Jan Kinis. So, And kanina parang kahit pumunta kayo sa kanila, pwede ikwento mo sa akin. Yung kanina kasi napunta kami sa charity namin sa barangay Kalumpang Marikina. Tapos yung pangalawa po sa may kasiglahan ni Rodriguez Rizal. Bakit yun yung napili mo? Kasi po yung simula ko pagkabata, gusto ko talagang tumulong. So, ito yung first time. Dati talaga, tumutulong na ako, pero nag-donate lang po. Ngayon naman, ako na mismo yung nag-iis sa kanila. Nag-donate po sa kanila. Tapos, natulong din po nila Sir Joey. Charles, to begin with lang, paano mo nakakuha yung role dun sa anak ng Macho Dancer? Kasi nagkakilala ka po kami ni Sir Joey. Naghahanap po siya ng first talent po. So, dahil kay Naim Mike Perez po, nakilala ako ni Sir Joel. Nag-meet kami, tapos yun nga po, nakita ako ni Sir Joel sa personal. Tapos sinama po niya ako sa anak ng Macho Dancer po. Within 2 days po, tapos yun, umuuna ako. Tapos yun, napasa na ako sa anak ng Macho Dancer. Pero bago ka napunta sa Macho Dancer, nabagay mo kayo na meron ka ng dalawang projects, yung Becky Prada sa Unlock po, episode 1. Ano bang nauna? Yung dalawang yun o itong yung dalawa po niya una. Una yung Unlock, tapos Becky Problems sa Super Bowl. Pero nag-start ka na mag-unlock. Kasi nakikita ka namin sa social media, sa TikTok, sa mga ganun. Apo, nag-start lang talaga ako sa TikTok, ganyan-ganyan. Tapos, usually talaga, yung Unlock po, nakita po ako ni
direct ad mo sa dahil sa TikTok po. Sa doon mo talaga na-discover? Opo, sa TikTok. So how does it feel na because of social media, nagkaroon ka ng, because of that platform, nabigyan ka ng opportunity para magkaroon ka ng, you know, pagiging artista? Ayun nga po, ano, sobrang pagsasalamat ko kasi dahil dun sa social media. Ano eh, dun ako natutong nag-aarte-arte, sumayaw sa'yo, natatry, tapos kumakanta-kanta. So yun, dahil din dun, napansin din ako. Kaya sobrang pagsasalamat ko dun. Tapos, itong film na parte ka, medyo daring. Hindi naman pala medyo daring talaga. Okay. So, meron ka ba mga kinonsider bago ka parang nag-join sa project? Ano, support ka dito? Kung may kinonsider ka. Dito sa... wala naman kasi, kung ano yung naman kasi yung binigay sa akin ng project, pinag-iisipan kong mabuti bago ko tanggapin mo. Tapos, kaya tanong ko muna kung anong gagawin ko dito. So dito naman, yun, okay na ba sa akin yung mga gagawin ko dito? Kaya tanong ko. Ano yung main factor na pa-decide sa'yo na maging parte ng movie? Kasi nung nalaman ko na si Direk Joel Lamangan ko yung director, talagang sobrang honor sa akin na makatrabaho po talaga si Direk Joel Lamangan. So tinanggap ko po talaga yung prayer.